meron po tayong good news. Opo, good news para sa ating mga OFWs. Share. Okay. Sige po. Si Cruz Nika. Nasa Riyadh, si Cruz Nika. Hello, madam. Kamusta ka dyan sa Riyadh? Kamusta naman po ang sitwasyon dyan? So, dahil nga po mayroong bagong COVID-19 strain na mas nakakahawa, ay naging mas maingat po ang ating protocol. Okay po. From Qatar, hello po kay Emily Torres Puno Natividad. So, meron po tayong listahan dito, ayan po, mula sa IATF, ng mga bansa na flag countries, meaning po, ang mga pwede lang pong makarating dito sa Pilipinas mula sa mga bansang ito ay mga Pilipino. Natural po yung mga foreigners na hindi po pwede makapalit dito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 flag countries. So ano po ba ang protocol dito sa ating mga OFWs na darating mula dito sa, halimbawa, Australia, Austria, Brazil, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Lebanon, Luxembourg, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America, at ito nga, kasama na rin po ang United Arab Emirates. Andiyan ang Dubai at Abu Dhabi. Tama ba, Faye? Okay. So, ano po ang mangyayari? Well, unang-una po, huwag niyong kalimutan na mag-register po sa Red Cross, yung E-CIF. Pwede niyo po i-Google ngayon dyan. Kailangan po kayo mag-register doon bago po kayo umuwi dito sa Pilipinas para po mas mapabilis ang proseso pagdating niyo dito sa ating airport. Ayan, so, yung website po ng Red Cross kung saan kayo kailangan mag-register, e-cif.redcross.org.ph. Mamaya po ilalagay natin yan. So, Faye, pakimonitor yung comments, ha? Tapos, sasagutin natin yan. Bibigyan po kayo ng QR code dyan. At i-ready nyo lang po yun para po pagdating nyo dito sa ating paliparan, dito sa Maynila, sa Cebu, o kaya sa Clark International Airport, ipipresenta nyo po yan. So, ayun po. At meron po kayong kailangan pilmahang mga forms. Kaya, konting tiyaga lang po. Yan po yung mga narinig natin sa mga OFWs natin na umuuwi. Magbaon po kayo ng pasensya. Dahil, kailangan lang po nating mag-comply dito. May mga pipirmahang form. So, pagdating nyo po dito, ano ba yung proseso? Magsaswab test po. Tama po kayo. Kung kayo po ay OFW, wala po kayong iintindihin na pagbayad dito. Opo, wala pong bayad. Yung mga nagko-comment po dito mga OFWs, alam na po nila. Tama po. Kung galing nga po kayo dito sa mga flag countries, halimbawa ikaw, galing ka ng Japan, o kaya Dubai, o sa Amerika, pagdating nyo po dito sa ating airport, isa-swab test po kayo. Okay. Pag na-swab test po kayo, kayo po ay dadalhin sa inyong quarantine facility. Hotel po yan na provided po ng OWA. Pag kayo po ay OFW, wala pong bayad. Walang bayad ng swab test, wala rin pong bayad ang quarantine hotel. So, ano po mangyayari? Good news po ito dahil hindi na po ninyo kailangan mag 14-day quarantine dito sa hotel nyo sa Maynila, sa Clark, o sa Cebu. Okay? Habang inaantay ang resulta. I-clarify ko po yan. Mag-14-day quarantine pa rin po kayo, pero hindi po kailangan dito sa hotel. Kasi po, ito yan. Swab test nyo, pagdating nyo dito sa Maynila, day zero po ang tawag dyan. Okay? So, day zero, upon arrival sa ating airport, swab test kayo. Paghatid po sa inyo, sa inyong quarantine hotel, kinabukasan, dun po magsisimula ang bilang ng day one. So, magbibilang po tayo ng hanggang day five. Sa day 5 po, kayo po ay isa-swab ulit. So, halimbawa, kunyari na lang po, dumating kayo ng January 26. So, January 26, isa-swab po kayo.
day 0 ang tawag dyan. January 27, yan po ang inyong day 1. Okay, sa day 1 po, bibilang po tayo hanggang day 5. So, 27, 28, 29, 30. May January 31 ba? 31. So, isaswab po kayo sa January 31. Iririswab po kayo. Okay, pagka-reswab po sa inyo, kung negative po kayo, kung negative ang resulta, pwede na po kayo makauwi. Okay? So, una po, sa first swab, swab 1 muna tayo upon arrival. Kung negatibo ang resulta mo, lalabas yan mga within 24 hours. Okay? Kung negative ang resulta mo, mag-aantay tayo ng hanggang 5 araw. Bibilang po tayo para i-swab ka. Pero kung positive ka sa unang swab, idediretso po kayo sa quarantine facility po ng BOQ. Okay, yung tinatawag nating stringent quarantine facility. Okay, so, pag negative ka naman po, negative ka sa swab test sa pagdating mo sa airport, ganun pa rin po, i-re-swab ka. So, sa day 5 na nire-swab ka, dalawang sample po yung kukunin sa inyo. So, yung isa, dadalhin sa Philippine Red Cross. Yung isa po ay dadalhin sa genome, dyan sa laboratory po ng UP. Okay. Kung negatibo ka po sa pangalawang swab sa day 5 mo, pwede ka na pong umuwi sa inyo, sa inyong kanya-kanyang mga probinsya. Tatlo po ang certificate na dala ninyo. Dalawang certificate from Philippine Red Cross at isa po mula sa Bureau of Quarantine. So, yung Philippine Red Cross certificate number 1, syempre negative. Yung pangalawang certificate mo from Philippine Red Cross, yung pagka-reswab mo, syempre dapat negative pa rin po. Tapos po, pupunta kayo sa inyong LGU. Ngayon, yung BOQ certificate naman, ang nakalagay doon ay kung ilang araw yung na-quarantine ka sa quarantine facility ng OWA. So, halimbawa, na-quarantine ka sa anong hotel tayo, bigay tayo ng example ng hotel. Trip Hotel, yan, sa may MOWA. Halimbawa, sa Trip Hotel, nag-stay ka doon halimbawa ng 7 araw. Halimbawa, sa kapitong araw na ilabas na yung resulta mo ng second swab, pwede ka na pong ihatid sa iyong LGU. Tapos ang nakalagay doon sa iyong Bureau of Quarantine Certificate ay kung ilang araw kang nagstay sa Trip Hotel. So ilang araw ba yung sinabi ko? 7? Halimbawa, kung 7 days ka doon sa Trip Hotel, dapat yung natitirang 7 days, yun na lang pong ika-quarantine mo doon sa bahay nyo o kaya doon sa quarantine facility ng LGU. O po, depende po yan. So, hindi na po kayo magpo-14-day quarantine sa hotel nyo dito sa Maynila pagdating ng airport ng Pilipinas. Hindi na rin sa Cebu o kaya sa Clark. So, medyo malinaw po ba? Kasi po nung nakaraan, strictong 14 days po yung quarantine po ng ating mga OFWs na nanggaling sa flag countries. Pero ngayon po, may dalawang swab na nga pong mangyayari. So, yung galing Saudi, hindi naman kasama sa list. Okay, yung mga hindi po kasama sa listahan nitong flag countries, katulad ng Saudi, yung normal pa rin pong protocol. Pagdating niyo po dito, kayong OFW, pagdating niyo dito sa ating airport, isang beses lang po kayong isaswab. So, isaswab kayo sa airport, dadalhin kayo sa inyong quarantine hotel, at mag-aantay po kayo doon hanggang lumabas ang resulta ng inyong swab test. Siguro mga dalawang araw lang. Kung natanggap niyo na po yung inyong resulta at negatibo, pwede na po kayong makauwi sa inyong mga kanya-kanyang probinsya. Ngayon po, ang sinabi po ni Yusek Yano, siya po ang ating chief implementer nitong task force group para po sa mga returning overseas Filipinos, ay dapat hindi na sila magka-quarantine pa ulit sa kanilang mga LGU. Yun po yung pakiusap doon. So, ayun po ang latest update. Choyli, Dave, required ba yan? Kahit hindi kasali list ang bansa, hindi po required yung dalawang swab test. Isang swab test lang po. Ayan. Hong Kong. Kasama po ang Hong Kong sa flag country. So, ulitin ko po, kung galing kayo ng Hong Kong, huwag niyo munang kalilimutan mag-register po. E-CIF. Yung Red Cross po na website. So, galing ka na Hong Kong, pagdating mo sa airport natin dito, isa swab ka,
Tapos, dadaling ka po ng OWAS, ating OWAC Quarantine Hotel Facility. Bibilang tayo na 5 araw, i-re-swab ka. Pupuntahan po kayo ng Philippine Coast Guard team sa inyong hotel. So, re-swab ka. Basta negative po yung una. Tapos yung pangalawa, pag negatibo ka ulit sa iyong second swab test, ay bibigyan ka na ng certificate ng Philippine Red Cross. Yung unang swab mo na negative, pangalawang swab mo na negative, at yung BOQ o Bureau of Quarantine Certificate na negatibo ka, pwede ka na po makauwi sa iyong probinsya. At yung natitirang araw na lang po para makompleto yung 14-day quarantine, halimbawa, 7 days ka nag-quarantine dito sa hotel mo sa Maynila, yung natitirang 7 days na yon ay pwede mong i-quarantine sa inyong bahay na lang. Pero kung ang sabi ng LGU ninyo ay sa quarantine facility ng LGU, 7 days na lang po yung itutuloy nyo doon. Ayun po. Ayun, ganoon din po patungkol sa Saudi. So, wala pong bayad yan. Huwag po kayo mag-alala. Basta OFW po kayo. At yung in-announce ko po kanina, ay, may tanong dito. Ano yung tanong ni ate? Patungkol sa vaccine daw? Ano? Pag na-vaccine ka sa ibang bansa? Anong sabi ng tanong? Ay, opo. Kahit po kayo ay nabakunahan na sa ibang bansa, pagdating nyo po dito sa Pilipinas, isa swab test pa rin po kayo. Pero kung OFW nga po kayo, ay wala pong bayad yan. Ngayon, paano naman daw yung in transit? Halimbawa, galing ka sa saan ba yung hindi kasama sa listahan dito, ano? Faye, bigay ka na example. Medyo malayo-layo. Kunyari, in transit. Basta halimbawa, may pinanggalingan kang bansa. Tapos, kailangang dumaan. Dumaan sa Hong Kong, kunyari. Kasama ka na ba doon sa iririswab? Basta, hindi ka lumabas ng airport ng Hong Kong na kasama sa flag countries o yung banned countries na may UK variant. Basta, hindi ka lumabas ng airport ng Hong Kong, hindi ka po kasama doon sa riswab. So, sa normal na protocol ka pa rin. Kasama ba ang Doha, Qatar? Wala sa listahan, ano? Qatar. Okay, wala po sa listahan yung Qatar. So, yung Qatar po, mga OFWs natin sa Qatar, yung dating protocol pa rin po yan. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, isang swab na lang. Dadalhin po kayo sa inyong OWA Quarantine Hotel. Pag nailabas na po ang inyong resulta, negative, pwede na po kayong umuwi. Dadalhin po kayo sa inyong LGU. Ngayon, yung LGU po, eh, may kanya-kanyang patakaran yan. Kung ka-quarantine pa kayo sa kanilang quarantine facility or diretso na po kayo sa inyong mga bahay. Paano pag non-OFW? Okay, sino nagtanong nun? Okay, kung hindi naman po OFW, kayo po ang magbabayad ng inyong sariling quarantine hotel at swab. Opo, kayo po magbabayad niyan kung hindi po kayo OFW. Pero po, kung wala kayong budget, ay meron naman pong mga libreng quarantine facility na ipoprovide po sa inyo ng Department of Tourism yung mga listahan po dito. Okay, so ito pong advisory na ito, hanggang January 31 daw, di ba? Hanggang January 31, yung susundin po nating protocol. So mag-aantay pa po tayo ng mga update kung may mga pagbabago. Paano kung paparating sa February 3, galing Dubai, ganun pa bang protocol? Hihingi po tayo na update. So, basta ito pong advisory na ito mula sa IATF ay hanggang January 31. So, mag-aantay pa po tayo na update dyan. Redstone Ruby. Yung sa pagdating sa Pinas, 2 swabs sa mga ban na countries. Free ang swab po. How about pag departure na? Ay, kanya-kanya na po tayo. Pag ikaw naman ay alis, papunta na sa inyong mga trabaho abroad, kanya-kanyang sagot na po ng swab test ito. Minami Ripen, ma'am, galing Hong Kong, magbakasyon 1 month ang pagbalik ng Hong Kong. Anong proseso para makabalik ng Hong Kong? Yung pagbalik po dito sa Maynila, yun po yung na-explain po natin, pero yung pagbalik, kung wala naman pong ban dyan, ay kailangan nyo po ng swab test. Tatanungin, may kipag-ugnayan po tayo sa POAA kung ano po yung mga kailangang requirements. Faye, paki-take note yun. Ano naman yung requirements ng mga babalik sa ibang, pabalik sa kanila mga trabaho.
Ma'am Tess Edroso Lopez Pakleb, paano naman yung mga nabakunahan na mayroon pa rin pong swab test? Kayo po ay galing Bahrain, hindi po kasama yan sa flag country. So, normal protocol. Isa-swab test po kayo sa airport, dadaling kayo sa quarantine facility, antayin nyo yung inyong resulta. Kung negatibo ito, pwede na po kayong makauwi sa inyong mga probinsya. Kung kayo ay OFW, libre po hanggang makauwi po kayo by plane o kaya kahit by land sa PITX o kaya naiwa. Naiya, ano ito? Hatid sundo program po ng OWA. Paki-download din po, ay mag-register din po kayo sa uwian.gov.ph. Opo, uwian na. Uwian na. uwian.owa.gov.ph. Ito po yung ating registration portal. Opo, ito yung programa po natin para po magkaroon ng record po ang OWA sa ating mga umuwi OFWs mula po sa pagsundo sa inyo sa airport at paghatid sa quarantine hotels. uwian.owa.gov.ph. At mayroon pa po isa. Ito po, para sa mga hindi pa nakaka-avail ng oasis.owa.gov.ph. O ilalagay po natin lahat ng mga website na kailangan po natin mag-register. Yan po yung tinatawag natin OFW Assistance Information System or OASIS. Importante po ito. Lahat po ng mga OFWs na uwi. oasis.owa.gov.ph. At kung kayo po ay napauwi dahil nga po sa apektado kayo nitong COVID, wala ng trabaho, dito rin po yung application po para sa DOLE ACAP. Okay. Kasama daw ba ang Spain? Kasama bang Spain? Check po natin. Kung kasama po ang Spain, ma'am, sa flag countries, ipopostin po natin yung mga flag countries at ilalagay din po natin yung summary ng protocol para po may idea na po kayo sa inyong pagbalik dito. Pero ang good news nga po dito ay hindi nyo na po kailangang mag 14-day quarantine na kumpleto dito po sa hotel ninyo, sa Maynila, sa Clark, o kaya sa Cebu habang inaantay nyo ang inyong resulta mula sa Red Cross at kung kayo ay negatibo dahil nga po may bago na. Yun na nga po yung bagong protocol. So, dalawang swab test yun. Sa mga kakatune in lang, ulitin po natin. Yung mga galing po sa flag countries, ipopost natin mamaya. Pagdating sa airport, isaswab kayo unang beses. Antayin natin yung resulta. Habang kayo nag-aantay sa inyong quarantine hotel ng OWA, pag positive po sa COVID, wag naman po sana, pipikapin kayo ng Bureau of Quarantine, dadaling kayo sa kanilang stringent quarantine facility na sa mga puro positive lang po. Kung kayo po ay negative, mag-aantay pa po tayo ng 5 araw para kayo ay ma-reswab. At kung kayo po ay negatibo sa pangalawang reswab, kayo po ay pwede nang umuwi sa inyong kanya-kanya mga probinsya. 3 certificate po ang ibibigay sa inyo. Unang Philippine Red Cross certificate, negatibo. Pangalawang Philippine Red Cross certificate, kung kayo ay na-reswab, negatibo. At pangatlo, yung Bureau of Quarantine certificate na nagsasabi kung ilang araw yung nakompleto nyo sa quarantine facility sa OWA. Kung nakapitong araw kayo, yung remaining 7 days para makompleto yung 14 days ay sa inyong mga bahay-bahay na sa inyong mga probinsya. Pero kung ang inyong LGU ay sasabihan kayo na kailangang mag-quarantine kayo sa inyong sa LGU quarantine facility, doon naman po kayo. So may kanya-kanya pong guidelines po ang mga LGUs. Pero preferably po sa bahay nyo na po. Okay po, so yun lamang po. Abangan nyo po yung ating bagong programa. OWA at your service. Meron pong programa ang ating Pangulo through Senator Bongo at syempre through OWA, tinatawag nating Tabang OFW. Ito po yung financial grant na worth 30,000 pesos para sa ating mga anak ng OFWs na naapektuhan ng kanilang trabaho, yung mga magulang nila sa abroad dahil sa COVID. So 30,000 pesos po ang ibibigay sa inyo, hindi po ito utang. Ibibigay po ito, ito yung utos ni Pangulong Duterte. Sa karagdagang detalye, visit owa.gov.ph at abangan po sa Friday yung ating programang OWA at your service para bigyan po kayo ng mas maraming detalye patungkol sa Tabang OFW na worth 30,000 pesos financial grant tulong sa education ng anak ng OFW na naapektuhan ng COVID
na nasa kolehiyo po. Okay po, yun lamang po at abangan niyo po yan. Kung meron po kayong mga katanungan, may reklamo, ipapaabot po natin yan sa bawat OWA regional office, yung patungkol sa Dolly AKAP. Kung gusto niyo malaman ng status ng inyong application sa Dolly AKAP, meron pong website na kayo pwedeng puntahan para malaman po ninyo ang status po. Ito po, ang tinatawag nating dolleakaptracker.gov.ph. Ipapost din po natin ngayon yan. Ha? Ay, tatayo ako. Bakit ako tatayo? Okay po, bago kong paalam, yun po, hindi po tayo buntis. Ayan, so ito po. Alam nga naman na ipakita ko pa yung tiyan ko. Kung gusto niyo po ipakita ko yung tiyan ko, pakipusuan nga po. Hindi na po, ayan na. Ayan po, oh, oh, ayan po. So, ayan po tayo. Nabanggit ko nga rin po sa aking post dito sa ating Facebook na dahil po sa kumalat na chismis na ako daw po ay buntis, meron po akong naisip na advokasya, idadagdag po natin yan sa ating advokasya, ang pag-reach out po sa mga kababaihan po na pariwara, nagkamali. Alam po ninyo, nung nabalita na buntis daw ako, maraming reaction akong natanggap eh. May mga kumundi na ng husga at meron din nagpaabot na kanilang malasakit. Kinongratulate pa nga ako eh. Salamat sa mga nagkaroon ng malasakit. Sinabi na huwag ka mag-alala, supportado ka namin. Salamat po, pero hindi po ako buntis. At pangalawa, dapat po yung mga kababaihan na dumadaan sa ganyang pagsubok, eh, hindi po natin hinuhusgahan. Pagkos dapat po natin tinutulungan. Kaya naisip ko po itong MOCA, Mothers for Change. Hindi po ako nanay, pero lahat po tayo may nanay. May kaibigan tayong nanay. At lahat ng kababaihan ay pwedeng maging nanay. Ayun lamang po. So, salamat po, abangan po ang marami pa pong update sa ating mga mahal na OFWs at dadalasan na po natin ang ating pagla-live. So, yun lang po. God bless you all. Salamat po.